Hi, good afternoon. Welcome po sa Health Revolution. Yan, hello Mare Mads. Hello, sabi yan namin. Oh nga, sabi ko, I'm so lucky we have I have you as my comare. Kaya nga today, oh, very timely yung topic and yeah, I'm sorry to hear. I just learned din na ano, si Pare Bob pala, oo, naging serious ano, COVID-19 Well, survivor, victim, overcomer. Victim siya dati, pero ngayon survivor yeah, na siya. Overcomer na. Oo. Oh, alam mo, both of you can have a story to tell that sa totoo lang. Siguro si Pare Bob, he can tell about his own experience, di ba? Ano, from his own perspective. Tapos ikaw naman, sa perspective naman ng ano naman ang mga ginawa mo. Siyempre, of course, behind every successful man, there is a strong woman, no, who gives a lot of support, gives the direction, especially in cases like this, di ba? Share mo naman sa amin yung nangyari sa'yo. Sige, first hand, ano, ako kasi ever since nag-umpisa ang COVID, I've been involved in doing online consultation kasi hindi naman ako because 63 years old na tayo, Mare. So, una pala, magandang umaga sa lahat. At ako'y masayang na matagal ko na rin yung inaambisyon na makasama mo eh. Okay. So, yung na-involve ako ngayon, nung time ko, pinadala ako sa FDA kasi nga generics law. Time Dr. Benson. And then, sa FDA, inuumpisahan na namin 10 halamang gamot. So, yung generics law, in fact, may pillar, tinatawag na pillars yan eh. People's empowerment. So, you have to tell the people ang brand at saka itong generics na to ay parehas lang ang visa niya. Lang. Yun lang nga, mas mahal yung isa at mas mura naman yung generics. Okay. VQ, quality assurance, working on the FDA para sila ang regulator ensuring na the public will have a quality drug na ginaga na iniinom ng mga tao, binibili. Yes. Mahirap kasi, di ba? Kung hindi naman i-assure ng food and drug natin na yung gamot na iinumin mo hindi quality. So dapat at pati yung pag-manufacture nyo, dapat may quality. Tapos okay. Si Q, R, rational use of drugs. Ito naman din, dito rin ako na-involve masyado, kung paano paggamit ng tamang gamot. Whether that is herbal, that is Western medicine or what, there is talagang kailangan rationalize at rational, and when you say rational, sa tamang sakit, sa tamang oras, sa tamang presyo, sa tamang pag-inom. So yun yung ako din very much involved in that. Tapos QRS S is self-reliant. How can we be, as a country, be self-reliant and develop our own medicines? Kagaya ng mga nabibili natin ngayon, Lagundi, Chaang Gubat, mamaya magkikwento nga tayo po sa Lagundi. Actually, when I was an undersecretary for Raymond, meron inestimate ng budget for vaccine manufacturing. Kasi noon ang manufacture po dito ng BCG. Dito noon ang manufacture BCG, saka rabies, anti-rabies. Nagmamanufacture dito. Sa RITM dati, yung RITM Baryo. Baryo Maahas ang tawag dyan noon eh, Baryo Maahas. Kasi ang daming ahas Kaya nga dyan tinayo pala yung mga Venom Center. Yes! Totoo yun! Kasi talagang Baryo Maahas siya. Kinuhuli na lang yung ahas dyan for the Venom. Oo. So meron tayo. Sayang hindi lang natin na-develop.
naging ano sa atin, eye-opener itong problema sa vaccine. Sana nga, oo. Matuloy, kasi meron na yan ha, nagawa na ng plano namin noon yan, 2010, 2011. Meron yan ang maglalagay ng vaccine factory meron na doon here. Meron daw. Ayun. Pero anyway, ma-share mo naman yung every the topic of the day is always COVID. Mukhang wala na ibang topic, no? Well, first, paano nyo ba nalaman na may COVID si pare? That morning, alis na kami, no? 10 o'clock, pinakiusapan ko ang lab. Pwede bang in 4 to 6 hours, malaman ko na yung result ng antigen? Sabi niya, mamadalis lang kasi antigen test. So in less than 2 hours, binadala na sa akin yung results. Positive siya. Ako negative. Oh my God. Sabi ko, Dad, positive ka. Gulo ba siya? antigen yan eh. Baka false negative, false positive. Asawa ko. O tarali ka, balik tayo sa lab. PCR. Pa-PCR kami. Dalawa ulit, PCR. Tawag ako sa lab. PCR kami ha. O sige ma'am, PCR. Tapos di PCR, lumabas ang test the following day na. Thursday. PCR. Oo, kasi hapon na kami pumunta. Positive siya. Oh. Ako negative. Negative pa rin. Oo. Pero that nung pag nag-positive na siya nung antigen na yan, isolate ko na siya. I had to isolate. Yan yung palaging first step, eh, di ba? The first step is always to isolate, di ba? Whoever. Kaya nga sabi ko nga yung mga tao kung minsan, pag may symptoms, i-isolate na din eh. Tapos parang yung mga... Parang nandito po yung sa ano ah, sa slide ni Dr. Aran. Sa slide, sabi ko nga yung slide. Baka pwede natin makita sa slide. Let's show. I was exposed to someone with COVID. Bedmate ko pa. Katabi ko pa sa mama. Oo nga po. Yan nga yung mahirap. So sabi ko, so okay ka. Pero at least malakas immune system mo kaya hindi ka nahawa ka agad. Siguro nga. So yan, what should I do? So syempre, asawa ko, in-isolate ko, kailangan nag-quarantine din ako. Okay? Kasi ako na-expose direct sa kanya. Okay. Although negative ako, but I can never say, baka na ngayon negative ako, bukas, pangatlong araw, positive ako, di ba? So yan, ano ibig sabihin yung isolate? Yung may symptoms o nag-positive, talagang doon lang siya sa kwarto. Mabuti may CR doon. Yung pagkain, inilalagay ko lang sa pintuan, tutuktungan ko siya. Andito na yung pagkain mo. Ganyan. Tapos hihiwalay ko na yung lahat ng mga kutsara niya, tinidor, yung plato, baso. Then sasabihin ko sa kanya, Dad, bago mo ilabas yung plato, kutsara mo, pwede pa hugasan mo muna. Hugasan mo muna. Binigyan ko siya ng pang-hugas. Detergent. Hugas. Tapos, meron naman kaming, tapos merong pang-init ng tubig doon sa kwarto. So sabi ko, buhusan mo muna ng tubig, ng mainit, mainit. And then saka mo sa ilabas. Okay. I have a question, a quick question lang po, tungkol doon, sa hot water. Does it help to, ano po, to parang minimize the virus? Kasi parang minabasa ako somewhere. Yung, di ba, pinapakain nga raw sa COVID-19 patients, walang cold food, puro hot food lang, ganun. Parang nakaka-ano po ba yun? Parang neutralized din virus, somehow. Ang virus kasi takot sa hot water. Okay. So, basta lang, ano, hugas mabuti ha. Sabi ko, sabunan mo ng todo ha. And then, buhusan mo ng mainit na tubig. So, even yung kanyang mga pagkain, we have soft, parang na-isolate mo pa rin. So, meron akong hiwalay na nakalagay dyan. So lahat kami dapat naka-quarantine. So, I have to trace sino yung mga nakausap niya even before that. So, yung mga kasamahan sa bahay, close contact yan. Okay. So, close contact ang tawag sa mga anak ko, sa mga kasambahay ko, dito. So, we're all 10 here na exposed sa kanya. So, ako dapat quarantine. So, asawa ko isolated. Tapos yung mga close contact. So,
Opo, precautionary measures. So, I had to even trace sino kaya yung nakaharap ng asawa ko. Opo. So, we even have to inform the office. Okay. So, I was treating him here kasi sabi ko, Dad, walang room available. Mag-i-ER lang tayo. Since wala ka namang symptoms. Wala siyang fever. Ah, wala po. Ah, wala siyang fever. Yun lang yung runny nose lang. Ano po? Yung tapos runny nose na rin. Wala na. Apo. Wala siyang fever. Okay. Wala siyang diarrhea. Lakas tapos, kanyang immune system. Ano po? Malakas. Yung kanyang, ang nilireklamo lang niya, parang masakit yung likod niya. Eh, meron naman talaga siyang back pain. Okay. Pero masakit daw yung parang medyo upper back niya. Sabi niya, baka may pneumonia na ako. Ako naman, wala ka pang pneumonia, wala ka naman fever eh. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, pero inumpisahan ko na siya balain ng Lagundi. No, that's good. So, very good for the lungs, di ba? For, ng Lagundi, at saka Lianhua. Lianhua, oo, tama. Oo. Yan yung precautionary eh, di ba? Pag sa umpisa mo, especially pag may fever. Sabi nila, it really works eh. Actually, meron nga akong minonitor na isa eh, na sa awa naman ng Diyos, mild lang siya. So, okay naman. Mga 6 days, okay na. Wala nang ubo. Mm-hmm. So, nakalagundi siya, 600 milligrams, 3 times a day. And then, water intake. Pagkatapos, syempre yung vitamin C, tsaka zinc. Tapos nakalianawa na rin ako sa kanya. There's also Lagundi tea na yata. Parang may Lagundi tea. Oo. Ang binibigay namin, actually, syrup and tablet. Kasi mas magtama yung kanyang milligrams. Yung capsule kasi medyo kulang. Oo. Di mayroon akong slide, Raymond, tungkol sa Lagundi. Siguro we can share. Bakit Lagundi ang binigay ko sa asawa ko? Actually, right now, ang PCHRD, Philippine Center for Health Research and Development, and UP, College of Medicine Manila, meron kaming ginagawang study on Lagundi. And isa rin ako nung nag-umpisa pa nga ang Lagundi, isa rin ako sa nag-aral ng Lagundi. Ang binag-aralan namin pati yung soil, kung saan mo itatanim ang Lagundi. Hindi lang basta-basta mo dapat itanim ang Lagundi. Yung soil component is very important. Dapat wala din toxicity yung soil. Oo, dapat malinis din sa mga ibang toxic materials. So, pinag-aralan din namin yung Lagundi. I should learn more from you. Yung Gusto Juice kasi namin may Lagundi yun eh. Yes. Pero hindi naman madami, just a little. So because the idea was to have a holistic product pa yun. Nung pinag-aralan namin, Mari, yung Lagundi, so tinitignan namin yun sa electric microscope and everything. So, ito yung sa Lagundi. Ayan, Lagundi. Ayan. Yan ang itsura ng Lagundi. Yung dahon ang ang ginagawang tablet or capsule or syrup. Okay, next please. Ano ba meron sa Lagundi? Okay, yung Vitex Negundo. Yan. So nung ini-examine namin ang content ng Lagundi, we found out the effect of Lagundi is on the Krebs cycle, yung oxygenation ng tao. So ito yung sinasabi ko na pinag-aaralan ngayon ng National Integrated Research Program ng BOST, yung effect ng Lagundi sa mga sakit na lalong-lalo na sa COVID. Okay? Ginawa yun ng Lagundi. Lagundi, yung common name is Vitex Negundo. Traditionally, yung dahon niya, ginagamit yan sa insect and snake bites, sa ulcer, sa rheumatism, sa sore throat, sa cough, sa fever. Yan, okay? Pati sa sinuses. So, next slide please. So nung ipinag-aaralan namin siya, mas nakita namin ang strength ng kanyang component, which are quercetin and vitexin, which are flavonoid dyan, present sa Lagundi, may antiviral activity. Okay?
At saka meron silang anti, malakas ang kanyang anti-pyretic yung para sa kanyang fever because nga yung kanyang impact sa Krebs cycle at saka yung para sa ubo. Kaya more on sa asthma siya pinopromote kasi nga sa Krebs cycle siya may effect. It is a, parang sinasabi natin, stimulant or it enhances the development of the manufacturing of the body on of the oxygenations and the oxygenation so para sa carbon dioxide from oxygen to carbon dioxide. So nung pinag-aaralan na din ngayon, ano ba yung effect niya sa virus, sa SARS-CoV-2 nung unang-una? So sinasabi nila na yung vitexin, di ba, vitexin, which is also a flavonoid, pinag-aralan niya noon para sa SARS-CoV-2, yung unang SARS, na sinasabi na it helps in the immune system of the body to help in the healing of the cell. Okay, kasi ang cell natin madaling mag-heal kung maganda yung oxygenation mo sa katawan, 'di ba? Sa cell ng tao, mayroon silang tawag na extracellular cell at saka may intracellular cell, yung sa loob. Kung ang oxygen, yung oxygen nasa, affects the oxygen affects the circulatory, 'di ba? The blood flow and also the everything. Yun yung basic kasi oxygen, yes, is basic to everything. Oo. And one of the main sources of oxygen aside from hangin na iniinom na inihigop natin ay tubig. H2O. May oxygen pa rin siya. Kaya sinasabi, drink lot of water and then also yung fresh air. Okay. So, ganun na rin si pare mo, minomonitor po yung oxygen niya. Nag-start siya sa 97. Pero nung pagdating ng Thursday, nag 95. So, in-increase ko na yung kanyang, 95 na yung kanyang auto saturation, 95, 94. E, diba, dapat hindi siya bababa ng 95. Sabi ko, pag ito nagbaba ng 92, ay, mahirap na, nahirapan na huwi na. Hospital ko na to. Kasi pag seniors, ganun din ang sinasabi ko, kasi pag mga seniors, kailangan, dahil nga sa tagal makakuha ng pwesto sa hospital, hindi naman sa kinatakot sila na baka may mangyari. But then it's more also precautionary that pumila na kayo ng mas maaga kasi by the time na baka mag-deteriorate na yung condition, at least nakapila ka na, di ba? Oo. So lahat ng mga nakikinig dito, pwede ho ba? Bumili na po kayo ng standard na yun. Hindi naman sa nagbebenta tayo ng oximeter, pero kailangan. At saka, it's not naman very expensive. You know, I always tell people, bakit gusto nyo milyones ang gastusin nyo? Eh, dito kaya naman madami nang ang preventive na pwedeng gawin. Yeah, at least, thousand-thousand lang ang gagastusin. Saka, diba? unlike last year, talagang we were all at a loss, di po ba? Eh, ngayon, alam na yung mga steps mo, home remedy to prevent. Tapos, sabi ng asawa ko, huwag kang palagi nakahiga, huwag kang palagi nakaupo. Ilabas mo yung ulo mo sa bintana at mag-deep breathing. Exercise. Dapat Qigong. Mag-Qigong. Qigong. Actually, meron marunong Qigong. Hindi na matakalimutan na daw niya. So sabi ko, exercise your lang. Sabi. Exercise your lang. And then tumapag niya sa araw. Kasi may isang kwarto namin. Magdaming bintana. Oh, sarap. Morning sun po doon. Morning sun. So sabi kumalikod ka, humarap ka dyan. So, kung that was already Thursday, nagsisimula ng 94, 95, 94, 93. Sabi ko, dati hindi ko na to gusto. So, naghahanap na ako ng hospital. Oo, naghahanap na ako ng hospital. Pero wala siya yung hirap huminga. Wala siyang ganun. Masakit ang likod lang niya. Sa pero joints. Wala siyang fever. Tapos ang ubo lang niya yung
Ganun lang. Mansi post talaga. Oo. Sabi niya, siguro, kaya ako walang masyadong symptom dahil pinainomo kong lagundi tsaka liyagawa. Tama. May first aid na. Pero first yun nga, lang, people should not be complacent kahit na gano'n. Actually, yes. Yung Lianhua nga, kwento ko nga sa'yo, yung isang kumare ko nga, nag 89 ang respiration. Sabi ko, i-share ko nga sa, shinare ko sa kanya. Sabi ko, alam mo dati nung nandito yung mga Chinese doctors, may isang comatose na na patient. Alam mo, brinake nila yung capsule, kinuha yung powder, pinalinagay sa ilong, pinasinghot. Itong yung kumare ko, trinay din naman niya. Kasi nga at that time, wala ding hospital eh. Ito yung sa second wave eh, yung early part ng second wave na nahirapan din maghanap ng hospital. Tapos in-interview ko nga siya after kasi survivor din siya. Sabi ko, mare, kumusta ba yung pagsinghot ng nung Lianhua? Sabi niya, effective naman daw. Effective talaga. Oh. Ay, alam ko na ngayon, mare. Pwede pa lang singhutin. Para diretso na sa respiratory system. Diretso na sa lang. Kasi when you cannot breathe, you might choke on the capsule. Eh. Oh, yeah. Diba? Hindi ka na makaano. So, yun. Pwede din naman. Sniff talaga, ha? Oo. Sniff para addict. Ako naman. Ginawa ko, mare, inalis ko kasi nahihirapan siyang ilunukin yung apat. Tapos 3 times a day, di ba? So nilalagay ko, inahalo ko sa juice niya. Sabi kong ganun. Vitamin C pa rin yan. So, yun that was Friday. Saturday, 93, 88. Lang bagsak, ha? 87. Sabi ko, daddy, kasi upo ka lang, tayo ka, mag-exercise ka. So, pag nag-exercise siya, bumabalik sa 94. Mm-hmm. Pero pag umupo siya, bumabalik sa 93, tapos nag-87 na siya. So, that's when I started already calling hospitals. And then, sa lung center, sabi ko, pwede ba kahit man lang ma-x-ray yung asawa ko? Ma-x-ray ko lang at saka ma-CT scan. I want to know ano nang meron doon sa kanyang sa kanyang baga. Kasi wala nang ganung symptoms eh. Yan ang nakakatakot din eh. Hindi mo alam ano yung nangyayari sa loob ng katawan niya dahil wala siyang symptoms. Tapos ako naman nagpapa-test din. Baka nagpa-positive na rin ako, syempre, sabi ko. Kasi ako yung, kahit na sabihin mong naka-quarantine ako siya, naka-isolate, still, ako yung kumukuha ng gamit niya. Kahit ako naka-gloves, kahit ako naka-mask, PPE, ako pa rin ang in a way, may frequent exposure sa kanya. And then, kuminsan, pagka, lalo na nung nagbumababa na yung kanyang oxygen, I have to go and see him and dinitignan ko yung contact ko. So nung Sunday morning, so imagine nung Monday, Sunday na ha, so 7 days, punta na kami ng ng lung center. Buti may lugar. Buti ba may vacant? Wala. Punta kami ng 6 a.m. Punta kami ng 6 a.m. So, nandoon kami, tapos ako swinab ulit. Nandoon siya sa ER, binalayo muna ako, swinab ulit ako. Tapos, sabi sa akin ng doktor, ma'am, mukhang moderate sa x-ray. Ang dami ng ground glass opacities. Yung right lang niya. Yung left lang hindi pa ganun, pero yung right lang niya, grabe na yung opacities. Okay. So, okay, meron bang lugar? Kasi nagtanong na ako sa lahat ng private hospital, pati East Avenue, pati Quirino. Sabi niya, ma'am, kung gusto mo, dito na lang antay kayo. So, nag-antay kami. So, nakapasok siya kung 6 a.m. Pero matagal na ako naka-reserve. Nagpa-reserve na ako, pumila na ako. Pumila na ako as early as Friday night. Kung late pa tayo yung notice sa kanila. Oo, pero hindi lang kami pumunta ng lung center. Kasi nga sabi, ma'am, pati ambulance nakapila dito. Sabi sa ako. Siyempre, ayoko naman ding
talunan yung ibang nandiyan, di ba? Kasi they also need to be treated fairly. Equal opportunities. So, equal opportunities for all. Friday, Saturday. So Sunday, mga bandang 4:30, pinasok na siya doon sa COVID. Hospitainer. Ay parang hindi sa hospital yung sa bus yung mga extension. Sa labas extension. Containers ang may sarili kang Tapos isa pa pala nakalimutan kong ikwento, pinainom ko rin siya ng melatonin. Para makatulog kasi dapat well rested, di ba? Well rested siya. Uminom ako ng 100 milligrams melatonin kasi exposed ako, at saka virgin coconut oil. What is the effect ba of the the melatonin? Okay. Body. Kasi ang alam ko lang is nakakatulong siya para mahimbing yung tulog, 'di ba? Para makatulog kasi when we have a problem or ano, 'di ba kadalasan hindi tayo nakakatulog isip ng isip. Oo. Kasi ang melatonin niya sa pineal gland. Mas ma-effect ang melatonin sa katawan natin. Tayo kasi may melatonin, we produce melatonin in the body. So may epekto yung araw, yung circadian cycle natin sa katawan. May epekto yan kung kailan tataas yung production ng katawan natin sa melatonin, at saka yung kailan bababa. So melatonin is a doon muna sa umpisa Raymond, please. Ayan after that. Ayan. It's a main hormone. It's a hormone na ginagamit yan, na sinisecret sa ating pineal gland, nandito sa ating utak yung pineal gland. So it plays sa lahat ng, pati animal meron yan, meron animals and humans. So it is an antioxidant, anti-inflammatory, anti-excitatory, parang hindi ko masyadong ma-excite. Depressant siya, parang depressant at dating. May depressant effect siya. Stabilizer. Yun, stabilizer. Okay. Sleep initiation, kasi nga, pagka mababa na yung araw, yung may dilim na, saka siya mag-produce. Creator natin. Diba? Anti-immunoregulation. And immunoregulation. It regulates your immune system. Okay. Pero recently, nakita rin nila, it has an antiviral properties. Yun. In fact, there's one medical center here that even produced a paper that connects melatonin, the giving of melatonin and the giving of virgin coconut oil as improvement, as a helpful in the treatment of COVID. Severe COVID. Even severe. Oo. And then, ibang pasyente, ibang mga pasyente, ang hindi talaga makatulog. Sabi ng asawa ko, alam mo, pasalamat ko lang. Hindi palagi gusto, palagi yung okay yung tulog niya. Kasi imagine mo naman may COVID ganun, hindi ka pa makatulog. Kaya nga ba? Inakasal ko talaga yun. Yung COVID. Oo, di ba? Hindi ka makatulog. Nakatingin lang, nakamulat ng bulat ka buong And pag hindi ka makatulog, pagod na pagod ang feeling mo. Ito po yung ini-imagine din ng iba. Ano ba nangyayari? What are these people going through? How did you make it through? Kasi may iba nagsasucceed. Yung iba naman talagang fail, di po ba? Ito po yung tanong. Sa pagbabalik natin, si Joy, may tanong siya, what are your realizations po throughout the journey? Ating babalikan yan. Let's take a quick break lang po. Ito yung mga nakakatulong din sa atin, mga probiotics. Immune boosters. Build your immune system. Ikaw ba ay may problema dahil sa bad bacteria? Mayroong solusyon para sa'yo, huwag mag-alala, subukan mo na.
para may good digestion ka. Haha, happy life sa 15 Bayota. 15 Bayota! Para laging masabi ako siya. Mahalagang paalala, ang 15 Bayota ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit. Kung puso ang problema, break the bad habits. Move on na para sa healthy heart. It's a big 5-0. Tara na! Let's all be fit. Mega healthy sa Omega 963. Para sa heart nutrient deficiency. Sa big 5-0, strong ang heart and body. Sa big 5-0. Nakamove on ka na't kumanda? Sa big 5-0, puso mo ay alagang-alaga. Mahalagang paalala, ang Big 5-0 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit. Anak, anong gusto mong juice? Ang gusto ko, veggie juice kasi... Gusto juice, gusto ng lahat. Ang veggie juice na papasigla ng katawan. Nasa gusto na ang lahat. May gulay na, may prutas pa. Ito na na ang sustansya. Uminom na ng isang baso ng sustansya. Kompletong sigla para sa ating pamilya. Gusto Veggie Juice, your yummy veggie drink. No approved therapeutic claims. And we are back. Yun. Yan. Huwag niyo kakalimutan, okay. Mga preventive measures natin. Yan. Build your immunity. Yan. Probiotics, vegetables. Ayun. At saka what to do then during ano during the time that you're doing it. Yes, opo. Ang ganda po nung ano eh. So ngayon ko lang actually nalaman, syempre lahat naman tayo may apprehension, di ba? Baka biglang dapuan tayo. Kasi naka-first dose pa lang kami ng vaccine, hindi pa nakompleto. Pero syempre, ngayon ko lang nalaman yung oximeter, importante na pala talaga. Parang, kasi dati po di ba, lalo pa meron kayong bata, dapat meron kayong thermometer. Di po ba sa bahay? Kasama yun sa first aid kit mo eh. Pero ngayon, may dagdag na pala tayo yung oximeter. So we have to make sure meron tayo because, you know, of this pandemic. Oh, Maremans. And then, what else did you do after, ano, melatonin? This can be a good daily, ano rin po ba ito? Supplement, ano po, melatonin? Well, because it's also an antioxidant. Saka may ibang melatonin, may combination na ng vitamin B. At saka kaya lang pag may combination kasi na vitamins, may combination of vitamins, huwag mo inumin sa gabi, hindi ka makakatulog lalo na kung vitamin B. Dapat plain pag ganun hapon pa lang, no? Hapon pa lang. Even mga kasama morning mo sa bahay, the best ano po ang mga vitamins in the morning. The morning, dapat ang vitamins. Oo. Kaya mga kasama ko sa bahay, pinainom ko rin ng melatonin. Pero pag plain na melatonin, 100 milligrams. Pag plain na melatonin, dapat siguro, hindi ba sa gabi inumin? Para maganda yung tulog? Oo, okay. So pag meron other, paano na yan? Pag umaga inumin, makaantukin naman sa tanghali. Hindi naman. Actually, okay lang. Okay lang ako. Gumising din ako ng 6 o'clock. I even woke up earlier when I took 100 milligrams. Oo. Okay. Yung tanong kanina, Raymond. Yes po. Yung realization ko. Realization. Yeah. So sabi ko talagang, doktor ako. Paano ko gagamutin ang asawa ko? Iba pala yung nararamdaman mo pag asawa mo na o kapamilya mo na yung may additional sakit. Pressure po ba yan? Being a doctor? Oo. Okay. Nung nalaman ko positive si Bob, so sabi ko, lahat na nang alam ko, ilalagay ko, no? Mm-hmm. Abuti na lang, meron na, hindi saan nag-advertise dahil in-interview niyo ako. Ano ba dito sa mga drinks sa bahay? Ang pwede ko ipainom sa kanya sa umaga o sa tanghali, niyan. Sabi ko, ay, meron pa pala akong big. Yung gusto. Abang gusto juice, yes. Inumin mo yan kasi may vegetable na yan so hindi na ako mahihirapan isipin kasi I have to also think, ano pa kakain ko sa kanya? Yes. That will improve his immune system para may panlaban ng asawa ko. Tapos,
even before that, we ano siya kasi may masama yung sikmura niya kasi medyo mahina. So he takes probiotic. Sabi ko, meron pa ba akong natitira? Kasi alam ko may pasyente ako na nagdadayariya. Alam ko, binigay ko yung isang gano'n, ano? Meron pa ba? So, I have to gather all my thoughts, all my knowledge, all the natural that I can give. Dahil, sabi ko, I have to prepare him kung ma-hospital man siya. At least, his immune system is strong enough to fight it out. Whether it's going to be a mild COVID, it's a moderate, severe. Sabi ko, huwag naman sana severe. Actually, nung nandoon na ako sa, nung na-CT scan siya, nasa bahay na ako, sabi sa akin, Ma'am, hindi lang moderate. Doktora, severe COVID. Pinakita sa akin yung right lang niya, punong-puno. Ng opacity, puting-puti. Tapos, sabi ko, pwede bang ituloy pa rin niya yung Lianwa? Ituloy pa rin niya yung melatonin? Ituloy pa rin Oo, yung mga natural sa bahay. Meron niya siyang bag. Dinala ko yung bag ng puro gamot na ito yung nilista ko, at saka ganito po yan. Nilistahin niyo ho kung ano yung pinainom ninyo sa pasyente ninyo. Opo, history ko. Pero alam ko mga doktor. Oo. Kasi pwede rin silang magkaroon ng pharmaco interactions, di ba? Opo. Mamaya, may binigay ka pala, hindi nag-ano. So, ito, nilista ko. It was only nung Saturday, nung nag-umpisa ng bumagsak ang kanyang oxygen, na nag-umpisa na ako ng dexamethasone. Ng steroid. Yan po yung anti-COVID talaga ng steroid. Parang well, actually, may... hindi siya anti-COVID. Hindi kasi it helps in the inflammation. Oo, the dexamethasone helps in the inflammation. Ginokipuncture ko rin siya. Sabi ko, lahat na pwede kong pwedeng gawin. Baga, lahat na pwede, acupuncture, lahat na, ginawa ko na sa kanya. Pero of course, as in being a doctor, may I have to also use combined Western medicine kasi on ko kausap ko din yung mga infectious disease kong kaibigan. Ano na susunod ko bigay? Pwede ko ba ano na ba natin to? Ganyan. And but they, you know, they were waiting for a fever. Wala siyang fever. Walang fever. Okay. Wala siyang walang indicator ano po? Walang ubo. So ibig sabihin siguro dahil di ba sa acupuncture in the release mo yung pressure, the pressure also, and the heat, na-release na siya. Kaya nga wala, di ba? At saka siguro din, you know, dahil na-expose din ako, ever since, I have my own ritual. May protocol na kayo sa daily po. May ritual na ako. Pag-gising ko pa lang. Sa umaga. Kasi can you share po ba? Ano po ba yung inyong mga... Okay. Yung mga yung ritual ko sa umaga. Para makatulong sa mga viewers natin. Oo. Okay. Okay. Pag-gising ko sa umaga, di ba magmumumog ka? Okay. So, toothbrush and again. I use cooling. Oil cooling. Yeah. Oo. So, yung oil cooling ko, nilalagyan ko ng tea tree, virgin coconut oil. Okay. So, virgin coconut oil, isang kutsara lang. And na parang may ganun mo, swish-swish mo, mumog mo. Okay. Ganun mo. Tapos, medyo konti, ganunin mo. Tapos, nilalagyan ko ng tea tree oil. Mga isang drop lang ng tea tree oil. Okay. Tapos koko a drop of betadine. Drop lang. Swish. Tapos wag mo itatapon sa lababo mo kasi drain. So itatapon mo sa basurahan yung ano yung swish na. Makikita mo 'yan yung pag swish mismo 'yan, yung lalabas is kasi maano na siya, maputi na siya eh. Yung virgin. So mga around 5 to
7 minutes, ganon. Mm-hmm. So yun ang ritual ko in the morning, mm-hmm. every morning. Okay. Okay. Kasi tomorrow yung entry level, entry point pala ng mga virus. Tapos, kasi mga, Mare, sabi nila, fat lipid daw si, si COVID. So, ay sinasabi ko nga, sabi ko, oh, well, it takes fat, oil, to cut. Ano bang tawag doon? To coagulate with the fat. Mm-hmm. And then, so, pag nag-gargle ka or nag-pulling ka, edi sasama na si virus pag spit out mo. Okay. Kasi kung water lang, hindi hahalo ang water sa oil. So, oil to oil, bro. Para mag-blend. Mm-hmm. Okay. Tapos, I also use a video ko dito. Dito. Kasi nagpa-flush ka ng di ba? Magpa-flush ka ng salinize in the morning. Ako din, magpa-flush ako ng solid, salinize in the morning. So, magda-dry yan sa loob. And it helped me with my sinusitis as well. Sabi ako mag-sinusitis noon . So, yun ang ginagawa ko. Flush, salinize in the morning. And then, konting yung virgin coconut oil, igagano mo dito sa kon mo. And then, I'm off. Mm-hmm. Okay na ako the whole day. Kasi antiviral din nga yung VCO. Proven antiviral. Pwede din siguro, ako naman, medyo dry kasi nga yung nose. Siguro nga dahil nga dun sa saline solution. Mm-hmm. So, pwedeng yung cotton bud, lagyan ng VCO. Pero I prefer MCT oil . So, pag linagay, and then you rub it, diba, in your nose, parang you feel better. Parang hindi ganun ka-dry yung nose. Dry. Yes, oo. Kasi itchy yun, parang irritated pag dry. Mahirap din kasi palagi kung dry ang nasal mo . Oo. Ang kati-kati nga, papahatching nga, pag nag-hatching tatlong beses. Okay, so it's, too bad, so we have to wrap up. Meron lang tayong part 2 kasi ngayon it's more of the journey ni Doktora talaga, first hand experience. Pero first time na tayo, Tita Bess, naka-interview ng talagang COVID. Yeah, serious COVID patient. Paano po, ang naging turnaround nga pala, before, as we wrap up pala. He stayed 12 days in the hospital. Oh, 12 days. Hindi naman siya na-intubate mo. Cover well. Hindi naman. Pero had to... Wala mo ventilator? Hemo. Okay. Hemoperfusion siya. Nag-hemoperfusion. Nag-hemoperfusion. Okay. Mm-hmm. Baka ito yung bagong ginagamit na way how to battle the virus. Yeah. Okay. Pero kasi it cleanses your body. It cleanses all your organs. Okay. Mm-hmm. So with the hemoperfusion, so he was in the hospital 12 days. Oh, kasi four sessions siya. Pinagamit ba sa'yo yung mga lagundi mo, melatonin, gano'n? Hindi na. Tuloy-tuloy lang po. Okay. So okay yung doctor, at least di ba? Binili ni doktora. Hindi, actually, kinagamit na po ngayon yan. Yung lagundi at saka, meron nga silang mga... yung mga yung phase 3 trial na yata yan, yung lagundi, di ba? Pati yung ivermectin lang. Opo, ngayon ang ivermectin din. Depende, yung sa hospital yata, yung hospital, should have, yung EUA ba yun? Pero po ngayon, gumagawa na talaga ng official trial talaga. Trials for ivermectin. In-announce po ng FDA. Probiotics. Okay din. Tinuloy pa nga. Dapat tuloy. Tsaka palagi ko ang sinasabi, ba gusto nyo? Mamatay na yung pasyente Meron naman pwedeng itry, di ba? Bakit ayaw nyong itry? Alam mo, ang isa lang doon sa sinasabi ng asawa ko, hindi siya nawala ng sense of smell. Hindi siya nawala ng sense of taste. Sabi niya, agad ang sarap pa rin ang kain niya. Kasi nakatulong yan. Pero yung isang employee ko na nagka-COVID early days, yun na nag-fever ng 10 days tapos nawala ng sense of smell and taste. Syempre we give him the our products, no, the Gusto, the probiotics, the Big 5-0. And also we give him yung turmeric powder, and then with one tablespoon of MCT oil and a dash of black pepper. Alam mo, it worked for him. Parang 2 days lang, balik na yung smell and taste niya. Oo. With all the, Kaya nga, di ba, parang kumbaga, we try to lighten
the situation so that it will not turn into something more severe, ano, more severe or something serious. Fatal, di ba? Yeah. Oh, yung gusto, mare. Dinaluan ko rin ng ano pa, dinagdagan ko pa ng turmeric yun. Para mas madami. Half teaspoon ng turmeric. So yun ang pinaiinom ko sa kanya. You can also add ano, the MCT oil. MCT is good for ano, preventing Alzheimer's. Okay. Even melatonin is that's also good. Say, kaya nga, the Philippines is so lucky. Dapat yan yung i-promote. Ikaw na nga mag-promote. Oo, si diba? Dr. Valera is an authority. You know, we'll find, we can find cures na ano na hindi naman mahal, 'di ba? Na that people can afford. Mm-hmm. Kasi mahirap naman kung ano, no. Tsaka mas safe po 'yan, mas natural, mas safe. Sige po, doktora, baka meron kayong ano pa, final message for our ano ngayon. Part 2 tayo. Sige po. So, anuin ko lang, just to end yung tanong na ano yung realization ko. Realization is, madami kang pwedeng magawa na natural way to really help yung pasyente mo may COVID. Nasa, ayan, yung turmeric and everything. I-strengthen mo siya kung kailangan siyang hospital. Dapat malakas yung kanyang immune system at saka yung katawan niya to fight the battle. Kasi iba na pag nasa hospital eh. Iba ka na talaga pag nasa hospital. Meron kasama na rin yung emotional effect sa'yo. At syempre, kasama dyan ang dasal. Yes. talagang kung luluhod ka. Luluhod ka talaga. Sana lahat, lalo na ako, doktor, sana ko, Lord, lahat ko sana na ginagawa ko tama. Iba pala pagka yung asawa mo na o anak mo o ano man na yung may sakit. Iba na yung iisipin mo eh. Sometimes isipin, hindi mo na isip sa ibang pasyente, iisipin mag may iisip mo na pwede mong gawain sa asawa mo. Okay, with that, thank you very, very much. Thank you, God. Part 2. Yes, we will be having our part 2. Thank you, God. Stay safe, everyone. Stay safe. See you next week. Sa ating mga audience, thank you very much for viewing. And we hope to see you again next Wednesday, 12:15.